mga kwento ni Felmo. Bago ang lahat, promote ko lang po ang mga bagong narrators sa horror community natin. Sina Eri Kelly at Pinoy Kababalaghan True Stories. Kung nakikinig man kayo, magparamdam kayo dito. Simulan na natin ang kwento. Magandang araw, Sir Thelmo, at sa lahat ng avid listeners mo. Ako si Lucas. Ito po ang ikalawang kwento ko sa channel mo. Sa mga tagapakinig, ako din po ang sender ng karanasan ko sa itim na bato dun sa mga kwento na may pamagat na maayong udto. 6. Taong 1933. Timpas Panitan, Capiz. Ikinuwento ito ng mama ko sa akin tungkol sa papa niya. Natawagin na lang natin sa pangalang Lolo Bong. Paalala ko lang din po sa mga tagapakinig ng mga kwento ni Thelmo. Hindi ko ito ibinahagi para siraan ng lugar dahil dito din ako nakatira dati at masasabi kong masaya naman ang naging kabataan ko. Balik tayo sa kwento. Nung panahon na yon, hindi naman siguro lingid sa kaalaman nating mga nakatira sa mga probinsya kung gaano kahirap at kalayo dati ang nilalakad para lang makarating ka sa kung saan mo gusto. Lalong-lalo na sa mga palengke o sa banwa o bayan na tinatawag. Nung panahong ding iyon, ay pili lamang ang may kuryente sa mga bahay-bahay. Yung iba, tanging gasera o lampara lang ang ginagamit nilang ilaw kapag gabi. Ang lugar na ito dati ay kilala sa usaping lugar ng mga aswang, mambabarang at mga lamang lupa. Bali po, ang angkan ng mama ko ay purong mga manggagamot. Pero marunong rin silang magbigay ng mga hindi kaaya-ayang balik kapag may ginalaw ka o hindi ginawang mabuti sa pamilya nila. Basta kahit anong usaping may kinalaman sa pangkukulam at inggit. Itong si Lolo Bong ay kilala din na kumukuha ng tuba o lambanog. Siya yung umaakyat sa lubi o niyok para sanggutin o putulin itong dulo para makuha ang tuba at ibenta sa mga kakilala o sa ibang kapitbahay para na rin may pambili ito ng pagkain o mga pangangailangan nila sa araw-araw. Ito ang pinakabuod ng kwento. Alas 12 ng tanghali, nagsasanggot o kumukuha nga ng tuba sa niyog itong papa ni mama o si lolo. Siyempre, mataas ito, kaya kitang-kita niya yung mga tao sa baba. So habang nandun siya sa taas, may nakita siyang bata na naglalakad. Mukhang galing pa ito ng school. Habang papalapit ito, ay sa kanya ito namukaan. Anak ito ng pinsan niya. Natawagin na lang natin sa pangalang Makoy. Bali tiningnan niya lang ito sa paglalakad. Hindi niya rin ito tinawag. Nang makarating umano itong si Makoy sa puno ng bayabas, napahinto ito. Marami kasing hinog na bunga nung time na yon doon. Napatingin itong bata at namitas na rin. Yung bayabas na ito, may katabi itong parang balon o hukay na kasing taas lang ng tuhod yung tubig. Kumbaga, parang imbakan lang. Bale si Lolo Bong, nasa taas pa rin nun. Kapag kasi talagang nangunguha ka ng tuba, minsan mas gusto mong tumambay sa taas. Mahangin kasi doon.
Maya-maya pa, may naulinagan itong si Lolo. Isang matandang babae. Nakaitim. Mahaba ang mga buhok. Kumbaga ang porma nito, parang isang bruha o mangkukulam. Mula postura hanggang pananamit. Lumapit ito kay Makoy at kitang-kita nito na kinausap na matandang ito ang bata. Medyo kakaiba umano ang pakiramdam ni Lolo nun. Para umanong hindi ordinaryo yung pakikipag-usap ng matandang ito doon kay Makoy. Para itong nag-oorasyon o umuusal ng dasal. Hindi nga nagkamali si Lolo nun, kasi maya-maya pa, pasuray-suray itong si Makoy at bigla na lamang natumba. Inakay ito ng matanda, tapos isinuksok niya yung ulo dun sa mababaw na balon para umano niya itong nilulunod. Nagsisisigaw na si Lolo nun, pero walang ibang tao na nandun maliban sa kanila. Tanghaling tapat kasi nun, malamang nasa loob ng bahay halos lahat ng tao. Nagmadaling bumaba si Lolo dahil sa sitwasyon. Pero para bang hirap na hirap siya na pumanaog. Para umanong nagdadalawang isip siya. Parang may pumipigil sa kanya habang sinusubukan niya. Ang bitbit niya nun, dalawang mataas na butong, yung lagayan ng lambanog. Bukod sa matatapon yung butong, eh sobrang delikado bumaba doon nang ganun kataas. Tapos mabigat pa yung bitbit mo. Hindi pa man nakababa ng tuluyan si Lolo, eh tumigil yung matanda sa ginagawa niya kay Makoy. Tapos tumingin yung matanda doon sa direksyon kung nasaan si Lolo. Nakangisi umano ito at patuloy na merong inuusal na parang salita. Yung ngisi doon ito, parang nang-aasar, nakakaloko. Yung tipong pinapakita niya doon kay Lolo na planado at sadya itong ginagawa niya. Natigilan si Lolo noon at paunti-unti naglakad papalayo yung matanda doon sa katawan ni Makoy. Doon na bumalik yung ulirat ni Lolo. Tuloy-tuloy na itong bumaba doon sa may niyugan. Pero nung nasa kalagitnaan na ito, napatigil siya. Bigla kasing tumayo itong si Makoy. Tapos naglakad pa uwi na parang walang nangyari. Ayon naman sa mama nitong si Makoy, umuwi daw itong bata sa bahay nila, basang-basa yung buong katawan. Ang hula ng mama nito ay baka dumaan sa ilog o sa uyapad. Ang uyapad sa Tagalog ay palayan na ginagawang fish pond. So hinayaan niya na lang ito. Pinagbihis. Maya-maya, nagsalita itong si Makoy. Mama, nauuhaw po ako. Pahingin tubig. Yun lang ang sinabi nito. Nung makainom na, ay pumunta na lang ito sa isang sulok at humiga maghapon. Habang nakahiga, para itong hindi mapakali, parang hindi komportable sa hinihigaan niya. Kamot ito ng kamot sa iba't ibang parte ng katawan. Anak, ayos ka lang ba? Ano ba kasing ginawa mo? Tanong ng mama nito nang mapansin yung anak. Masakit po ang ulo at tiyan ko. Sagot naman ni Makoy. Tapos, bigla na lamang itong sumuka. Ang dami nitong sinuka.
pero wala man lang lumabas sa mga nakain niya. Puro tubig lang umano yung nailuwa niya. Nung huminto ito, bigla ulit itong nagsalita. Ma, nahihilo ako. Nagdeliryo na ito. Tumirik yung mga mata niya. Doon na sumigaw ang mama nito at humingi ng tulong sa mga kapitbahay na kamag-anak rin nila. Itinakbo nila ito sa ospital. Nung time pala na yon, malayo ang ospital sa baryo nila. E ang ospital nun, nasa bayan pa. Kinaya naman ng katawan ni Makoy yung tagal ng biyahe. Nakaabot ito sa ospital kasama ang mama niya. Dumating din nun yung papa niya na galing pa sa trabaho. Tawagin na lang natin itong Roy. Meron umanong kapitbahay na nagpaalam dito tungkol sa sitwasyon ng anak. Mga ilang sandali pa, lumabas na yung doktor. Galing ito kay Makoy. Kinamusta nila yung anak nila at hindi sila makapaniwala sa sinabi nito. Pasensya na po kayo, pero yung anak nyo, wala na po siya. Binawian na po ito ng buhay. Tulala ang mga magulang nito ni Makoy. At ito pa, ang findings ng doktor. Drowning o nalunod umano yung anak nilang ito. Sobrang pagtataka nila nun. Lalo na yung mama ni Makoy. Siyempre, nakasama niya pa yung anak niya. Umuwi pa ito. Tapos, nakausap pa niya. Nung umaga, habang naghahanda sila para sa burol nitong si Makoy, dumating si Lolo Bong, yung nakakita sa buong nangyari. Agad nitong sinenyasan si Lolo Roy para kausapin. Doon na ikinuwento nito ni Lolo Bong yung nakita niya. Humingi ito ng pasensya sa pinsan niya dahil nga hindi nito ipinagpaalam agad yung nangyari. Bukod kasi sa malayo yung tinitirahan ng dalawang magpinsan na ito, eh kahit nung time na bumaba si Lolo Boy sa niyok, parang may pumipigil pa rin sa kanya na kung sino. Bigla itong magkakasakit na ewan. Basta, hindi siya matuloy-tuloy doon kina Lolo Roy. At ito pa, nakumpirma nila na ang matandang iyon na lumapit kay Makoy ay paryente nila sa ikatlo. Ang paryente po, ibig sabihin, kamag-anak. Ang ginawa pa umano ito ni Lolo Bong ay sinabihan din yung isang auntie nila. Ang auntie naman nilang ito ay isa ring manggagamot ng lahat ng klase basta may kinalaman sa itim na kapangyarihan. Tapos hindi nga nagtagal, dumating itong auntie nila sa burol. Pagpasok na pagpasok nito, sinabihan niya kaagad si Lolo Roy na kumalma muna. Ang gusto din kasi talaga nilang mangyari nung time na yon ay gumante. Pero hindi ito yung tipong agad-agad. Ang matanda kasi na gumawa nito kay Makoy ay isang malakas at mataas na uri ng mababarang at aswang. Kaya hindi ganun kadali ang gumante dito. Kumalma naman itong si Lolo dahil nga rin baka kapag nagpadalos-dalos sila, eh baka siya mismo ang mapahamak. Matapos nilang malaman yung totoong nangyari kay Makoy, yung bangkay nito, kinuha nila sa loob ng ataol. Pinagtulungan nila itong buhatin. Pagkatapos, itinapon nila ito sa may bintana. Iilan pa lang yung taong nandun nung time na yon. Pero lahat sila, saksi at gulat sa sumunod na mga nangyari. Pagtama ng bangkay doon sa lupa, yung katawan nito biglang naging ubod ng saging. Nakatayo pa umano ito, pero unti-unti na nagiging abo.
yung ibang nandun na hindi kamag-anak at hindi alam yung totoong nangyari sa bata, ay walang nagawa kundi magbulungan na lang. Yung iba naman, nakichismis kung naaswang nga ba itong bata. Yung ataol naman, sinunog nila. Wala namang partikular na dahilan. Siyempre, wala naman na silang paglalagyan. At isa pa, hindi na rin ito pwedeng ibalik kasi nabili na. Ilang buwan matapos mangyari yon sa pamilya ni Lolo Roy, hindi nila inasahan ng mga sumunod na nangyari naman kay Lolo Bong. Ito palang papa ni mama na si Lolo Bong ay meron ding anting-anting. Ang ginagawa umano nito ay kaya nitong pasunurin o kontrahin yung mga tik-tik o wak-wak. Hanggat dala niya sa katawan niya ang karga na yon, ay nagsisilbi yung depensa sa mga nasa kaliwa at nawawala ang proteksyon niyang ito kapag hindi niya dala o suot. Marahil ay nung nasa niyog itong si Lolo Bong, ay hindi niya ito bitbit. Kaya siguro napigilan siya nung matanda sa pagbaba ng niyog para lapitan si Makoy. Isang gabi, itong si Lolo Bong, umuwi ito galing sa isang kasiyahan. Sa madaling salita, inuman. Lagi itong may dalang itak. Di ba nga, yung mga itak, talagang may mga sukbit yon. Lagi yung nakasuksok doon kapag ang mga matatanda o yung mga lalaki sa atin magsasaka o di kaya'y maglalakad-lakad lang sa bukirin. Lalo na kapag ginagabi sila o pumupunta sa kung saan. Nung gabi nga na yon, nakainom itong si Lolo Bong. Medyo malakas yung ulan nun at mahirap yung daan na binabaybay nito pauwi sa kanila. Bukod sa mapuno, talagang nung mga oras na yon o nung mga panahon na yon, walang ilaw sa daanan sa probinsya. Tapos, nakita na lamang umano ang katawan nito na wala ng buhay. Ayon sa nakakita, nadulas umano itong si Lolo Bong at nasaksak ng daladala niyang itak. Hindi sila ganun kananiwala nun kasi unang-una, yung itak ng mga matatanda, meron yung tagub o takip na nilalagay nga sa bewang at sukbit ito ni Lolo. Kaya paano ito nasaksak sa ganung pwesto? Napaka-imposible. Unless talagang binunot ito at sinaksak sa kanya. Nung nakita nga ang katawan nito ni Lolo, hinanap nila yung habak o anting-anting. Pero wala ito doon sa katawan niya. Pinagbintangan pa nga daw nila na kinuha yun ng nakakita ng katawan. Pero nung huli, nakita din nila ito sa kwarto kung saan nakalagay yung gamit ni Lolo Bong. Naiwan niya pala ito nung gabing umalis siya. Maaring nakalimutan niya nga ito. Ganun pa man, malaki ang hinala nila na binalikan ito ng matandang pumatay din kay Makoy. Kasi nga diba, may plano silang bawian yung matanda na ito. Siguro, nagkaroon ng pagkakataon yung matanda dahil hindi dala-dala nito ni Lolo Bong yung anting-anting niya. Kaya inunahan niya ito. Hanggang dito na lang, Boss Telmo. Meron pa akong ibang kwento. Pero sa ngayon, nawa ay magustuhan ito ng mga listeners mo. Magandang gabi sa iyo, Sir Telmo. Ako po ulit ito, si Nonoy ng North Cotabato. Magandang araw din po sa mga tagapakinig ng channel nyo. Sa mga hindi po nakakaalala, ako din yung sender ng kwento ni Dado, isa po sa lolo ko. Ang karanasan naman na ibabahagi ko ngayon ay ang karanasan ng buong pamilya ko.
lalong-lalo na sa tatay ko. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Erning. Taong 2005 nang mangyari ito. Noong panahon na yon, hindi pa talaga ako nakakakita ng aswang. Kahit na marami ng kwento ang nagpapaikot-ikot sa pamilya ko. Madalas naririnig ko lang yung huni nito kapag gabi at nasa loob na kami ng bahay. Partida po, nasa bukid pa kami nakatira. Tapos nung time din na yon, ang alam ko lang na uri ng aswang ay bawa, manananggal, tik-tik at wak-wak. Pero hindi sumagi sa isip ko na meron pa palang ibang uri ang mga ito. At ang malala pa, ito ang pinakaunang uri na nakita ko. Nag-aaral ako noon, kakatapos ko lang ng grade 5 at nasa bakasyon dito sa amin. Kahit bakasyon, inilalaan namin ang oras namin at panahon sa bukid para makatulong sa mga magulang ko. Dito sa bukid namin, dalawa sa nakakatandang kapatid ni Papang ay kapitbahay namin. Magkakalapit lang rin kasi ang lupa na sinasakahan namin. Tanda ko noon, harvest ng pakwan. Tapos, nag-request ako kay Papang. Sabi ko, adobong palakang bukid ang gusto kong hapunan. So ayun nga, sinabi naman ni Papa na manunulo siya sa gabi. Siyempre, ako naman, tuwang-tuwa. Paborito ko po kasi yon, Sir Thelmo. Nung kinagabihan nga, nag-ayos na si Papang. Si Mamang naman, nauna nang kumain. Hindi po kasi siya mahilig kumain ng palaka. Gusto ko sanang sumama noon para matutunan ko din at matulungan itong si Papang sa panghuhuli. Pero sinabi niya na siya na lang daw mag-isa. Malapit lang naman kasi sa bahay yung paghuhulihan niya. Ang kubo kasi noon, malapit lang ito sa sapa. Kaya walang problema sa paghahanap ng palakang bukid. So habang nanunulo si Papa noon, sinusundan ko lang ito ng tingin. Since kitang-kita naman sa bahay yon. Tapos, maliwanag din naman yung buwan nung time na yon. Maya-maya pa, may kung anong huni o tunog akong narinig. Tinawag ko kaagad si Mamang na nakahiga na nung time na yon. Sinabi ko yung narinig ko. Hindi kasi ito pamilyar kaya hindi ko masasabi kung ano ito. Pinakinggan namin yon. Bali ganito ang tunog nun, Sir Thelmo. Kung pamilyar kayo sa tunog ng malakas na hampas ng hangin sa nakabukas niyong payong, yung tipong halos matupi na yung payong mo, ganun po yung tunog. Ramdam ko rin na hindi normal yung tunog na ito. Alam namin na nang gagaling ito sa kung ano at kung sino. Agad na tinawag ni Mamang si Papang na umuwi na lang. Lumapit naman ito at pagdating sa bahay, kukuha lang daw pala siya ng pangsibat sa palaka. Di si Mamang naman, sinabi niya na tama na yung nahuli niya. Yung naririnig kasi namin, kakaiba na talaga. Hindi na rin kami mapakali nun. Pero itong si Papang, parang wala lang. Ang sabi pa niya, kukonti pa lang daw ang huli niya kasi mailap nga dahil maliwanag yung buwan. Kulang pa daw yun sa sikmura ko, anya. Alam kasi ni Papang na matakaw talaga ako pagdating sa mga palaka. Kaya ayun, tumuloy pa rin ito sa pagbalik sa sapa. Dun lang ako banda malapit sa bahay nun. Nakatitig ako sa kanya. Panay yung pagsibat nito dun banda sa sapa. Tapos maya-maya, bumalik yung tunog. Doon na ako nagpalingaling nga sa paligid. Baka kasi makita ko kung anumang hayop
ang gumagawa ng tunog na yon. Nung una, sa mga puno lang ako nakatingin. Pero wala akong maulinagan. Nung magawi yung tingin ko, dun mismo sa kalangitan, tumindig lahat ng balahibo ko sa katawan. Hindi ko mapaliwanag yung nararamdaman ko noon. Katulad ng nakikita ko. Sabi ko nga, maliwanag yung buwan. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang hugis ng lumilipad na yon. Para itong payong Sir Telmo, literal na nakabukas na payong. Tapos, sa gitna nito, may mga nakalaylay. Hindi lang ako sigurado kung ano yon. Pero base na rin sa naulinagan ko, para itong nakalawit na mga lamang loob. Si Papang agad ang una kong naisip nun. Pasigaw ko itong tinatawag. Pero para bang hindi niya ako naririnig. Naisipan ko na din na tumakbo papunta sa kanya. Pero dahil sa edad ko na yon, ay nanigas na rin ang mga paa ko sa takot. Yung tipong nanghihina. At isa pa, unang beses kong makakita ng ganon. Ang ginawa ko, pinilit kong ilakad yung mga paa ko habang sumisigaw papasok ng bahay. Ginising ko si mama na natutulog. Bumangon naman ito agad. Hinila ko ito palabas ng bahay at tinuro ko sa kanya yung nilalang na nakita ko. Hindi ko maipinta ang mukha ni mamang nun kahit siya sobrang nabigla sa nakita. Saglit itong natulala. Tapos tinapik ko ito agad para sana mapuntahan namin si Papa. Nang makagalaw ito, kaagad itong pumulot ng dalawang kahoy na panggatong namin. Yung nakalagay lang dun sa gilid na bagong sibak. Patakbo na pinuntahan ito si Papang. Habang si Papang naman, parang walang kaalam-alam sa nangyayari. Napasigaw ako nun, Sir Telmo, nang makita ko yung lumulutang na yon, napalipad, palapit kay Papa. Sinisigawan ko siya kahit na alam ko na hindi niya ako naririnig. Nung palapit na nga itong nilalang na ito, napayuko ako. Parang ayaw kong makita yung mga susunod na mangyayari. Naalala ko nun yung nangyari kay Lolo Dado. Yung kapag nasa malapit lang ang hihingan mo ng tulong, ay hindi ka nila maririnig kung sisigaw ka. Kaya mahina kong tinawag yung mga kamag-anak namin sa kabilang bahay. Narinig ko na lamang na sumisigaw sina Papang at Mamang. Puro mura yung naririnig ko nun. Habang binabato ni Mamang ng kahoy na dala niya yung nilalang. Si Papa naman, agad na sinipat yung pangsibat ng palaka at hinagis ito doon. Hindi ito tinamaan. Siguro ay nakaramdam ito ng pagkagulat o alam niya na meron pang ibang tao na paparating. Kaya kusa itong lumayo nang hindi niya nagawang atakihin si Papang. Agad namang sumugod doon yung dalawang kapatid niya para tumulong. Pagbalik nila sa bahay ay inutusan ako ni Papang na magpakulo ng tubig para sa kape nila. Nung time na yon, pati pamilya ng mga kapatid niya nandun na din sa bahay. Habang nagkakape, naikwento nga ni Mamang na yung nilalang na yon na lumulutang sa ere ay papunta at punterya talaga si Papang. Buti na lamang at naitulak nito ni Mamang si Papang. Kaya pareha silang natumba at napayuko. Kitang-kita umano ni Papang yung nilalang na halos abot na siya mula sa pagkakahiga. Doon ko rin nalaman na meron palang ganitong aswang na kung tawagin ay hubot. Ayon naman sa mga kapatid ni Papa,
ay naglulubo daw sila ng mais nung marinig nila akong tumatawag. Kaya patakbo silang pumunta sa bahay namin. Ang paglubo po ng mais sa mga hindi nakakaalam. Ito ang paghihiwalay ng mga butil nito gamit lang ang kamay o kudkuran. Dahil sa nangyari Sir Thelmo ay hindi na nanulo mag-isa si Papa mula nun. Kapag nanguhuli siya, sinisigurado niya na meron siyang kasama. Ito ang una at huling karanasan namin sa hubot na yon. At dito na rin nagtatapos ang kwento ko. Sana ay masubaybayan ninyo ang mga susunod kong ibabahagi ng mga totoong karanasan ng aming angkan. Dito lang, sa channel ni Sir Thelmo. Sa muli, ito po ang inyong lingkod, Nonoy ng North Cotabato.